At ari na nga, bumili ako ng maliit na tolyase sa palengke. Size 6 pakiwari ko. At sa mga hindi nakakaalam, ang talyase ho, yung ganitong uri ng talyase, kawali man, ay hindi ho basta-basta pinaglulutuan pagkakabili. Yan ho ay, kung sa tawagin sa iba ay, tinataya pa. Tinataya o pinasusuka, sa English ay wok seasoning. At kaya ho natin ginagawa ayan ay para tanggalin ang mga chemical substances na galing pa sa pagmamanufacture niyan. Ang una kong ginagawa ay sinasabon, ni-scrub at binabanlawan. At pagkatapos po nan, ay pwede na nating simulan ang pagtataya o pagpapasuka. Let's go! Ang unang step po niyan ay painitin lang muna natin ang tolyase at hintayin itong matuyo. At pagkatapos, pwede na natin siyang lagyan ng asin. Medyo konting asin lang. At pagkatapos ay haluin lang natin ito ng haluin hanggang sa mag-brown ang asin. Sa puntong ito, medyo brown na yung asin, hindi lang halata sa aking camera. At pagkatapos nyan ay lalagyan naman natin siya ng tubig. Yan, ganang karaming tubig lang. At pagkatapos ay isimmer lang natin ito ng mga hanggang 3 minuto lang. Pagkatapos ng 3 minuto, pwede na natin itapon ang tubig. At simulan na natin ang pangalawang pagtataya o pagpapasuka. Painitin lang ulit ng kawali, hintayin matuyo. At kapag tuyo na, lalagyan naman natin siya ng cooking oil. Mga 3 kutsara lang, huwag masyadong marami. Tapos ay kumuha ng tissue paper at ibalunbon ng gayaan. At tapos ipunas mo lang sa gilid hanggang sa makot ng langis yung gilid ng talyase o pangalan ito, kawali. Yan, ganun lang. At kapag latitina na lang isang tolyase, lalagyan ulit natin ito ng asin. Mga 2 tablespoon lang. Yan, kaya nakakarami. Haluin lang natin iyan hanggang sa mag-brown ulit ang asin. At sa puntong ito, brown na ang asin. Tapos na po tayo. Pwede na natin siyang panglawan, hugasan, at pwede na paglutuan na masarap na ulam. Maraming salamat at nawa ay kayo ay may natutunan sa episode na ito. Mag-ingat po and God bless all.